Pwede daw palang umutang sa GCash nang walang G-score o kahit mababa yung G-score mo. Kahit hindi mo i-unlock yung G-credit mo, is pwede ka pa rin makautang. So check natin kung gano'n to katotoo, no guys? And welcome back again to my YouTube channel. And for today's vlog, so aalamin natin kung paano umutang sa GCash nang walang G-score o kahit mababa yung G-score mo. At kahit hindi mo na i-unlock yung G-credit mo, is pwede ka daw ditong makautang. Pero hindi ko talaga to sure kasi nga 'di ba, pag uutang ka sa GCash, may i-unlock mo yung G-credit, yung G-loan and G-gifts using your G-score. Kasi nga 'di ba, yung G-score yung magde-define kung gaano kadalas ginagamit yung GCash mo. Pero marami ako nakikita sa YouTube videos na nakakautang daw sila sa GCash. No, pinanood ko yung video and syempre tinry ko rin, no, para ma-share ko sa inyo kung totoo ba at legit ba. But before that, guys, kung gusto mo sumali sa ating pag-giveaway, road to 20,000 subscriber na po tayo, guys. So, kung gusto mo mapasali sa ating giveaway, huwag mong kalimutang i-like yung video na to, mag-subscribe ka na rin at mag-comment ka na rin dyan sa baba para automatic na makasali ka sa ating giveaway. And guys, proceed na tayo dito kay GCash nga na kung papaano makautang sa GCash nang may mababang G-score kahit hindi mo i-unlock yung G-credit mo. Syempre, hindi naman ito siguro yung G-loan and G-gifts, no? So, check natin kung papaano to. So, keep on watching. So, disclaimer po muna, no? So, bago ko pa lang itong itatry, itong technique na to, kung makakautang ba talaga dito kay GCash. So, dito guys, i-open mo lang yung iyong GCash. Kung makikita mo naman dito guys, no, dito sa iyong profile, nandito yung iyong G-score. Meron ako ditong 590 na G-score, which is, na-unlock ko nga yung aking G-credit, na meron akong G-credit limit na almost 2,000 pesos. So ito guys is ilang buwan ko lang ginagamit, pero still, hindi pa rin siya tumataas. 2,000 lang talaga. Simula nung ma-unlock ko yung G-credit, is still 2,000 pa rin talaga, hindi na siya umangat. So siguro nga dahil nga ako yung nagpa-overdue dito kay G-Credit, halos nung first time ko siyang ma-unlock ay hindi ko siya talaga nababayaran on time. So siguro yun yung dahilan kaya hindi siya tumaas. Kung itatry nyo itong GCash sa G-Credit or G-Loan, G-Gives app at mag-unlock kayo ng G-Credit at uutang kahit gagamitin nyo yun, siguraduhin nyo na magbayad kayo on time para siguro tumaas yung inyong credit limit, kasi sa akin hindi na talaga tumaas. So dito guys, what is G-score? Sabi dito, this is your GCash trust scores. Ginagamit ito bilang basis kung ano-anong GCash benefits ang maa-access mo, lalo na ang borrow money services. So mahalaga talaga yung G-score. Para kasi may unlock mo yung ibang benefits, yung mga borrow money benefits services ng GCash, which is yung G-credit, yung G-loan, and G-gives, kailangan mo talaga ng G-score. Kaya hindi ako medyo, nag-alangan ako dun sa video na kahit mababa yung G-score mo or kahit walang G-score, is makakautang ka dito kay GCash. Pero try din natin, malay mo nga naman, totoo, diba? Ito sa 590 ko, bali 415 ata yung G-score ko nang ma-unlock ko tong G-credit. But still, hanggang ngayon guys, itong G-loan, yan, kung makikita mo, itong G-loan ay... Thanks for checking out G-Loan, pero currently unavailable pa rin siya sa akin. And yun nga daw, keep using GCash para ma-unlock yung G-Loan. At itong G-Gives ay same pa rin. So magme-message na lang daw ang GCash once na na-unlock ko na itong G-Gives dito kay GCash. So dito guys, sa G-Credit, so ito yung ini-order ko sa Shopee. At minsan kinakancel ko para ma-cash out ko yung aking pera dito kay G-Credit, no? 30 days to and sobrang baba talaga ng interest dito. And hindi sila yung may mga harassment sa text, may harassment sa call. Tatawag sila, magte-text sila, pero professional naman yung the way ng pagsasabi na overdue ka na. And then dito guys sa G-Loan, kung makikita mo naman yan, so may pre-approve pa sila. Yan. G-Loan, kakalong ka dyan. So G-Gives naman by an. So yun. Paano mo nga i-unlock tong G-Gives? Kailangan verified yung GCash account mo. Filipino citizen ka, may valid ID ka. 21 years old and over. Yun, verified email address and qualified G-score and good credit history. O, diba?
So, keep using GCash to unlock these services. So, yun. Kailangan talaga natin ng G-score. Yung iba nga is hindi ganun kataas yung G-score nila pero na-unlock nila to. Kung hindi pa ako nakakakita na iba na na-unlock lahat yung tatlong to, siguro once na-unlock mo yung G-credit, hindi mo na ma-unlock yung G-loan or G-gifts. Ewan ko lang, pero yung iba... So, comment kayo dyan sa baba kung kayo yung mga GCash user na kung saan is na-unlock nyo yung GCash, GGibs, and GLoan at the same time, no? Try natin yung nakita ko sa YouTube na kung paano daw maka-loan sa GCash ng may mababang G-score or kahit wala nga G-score or G-credit. So, dito guys, punta tayo dito sa health. Diba, nasa profile kayo, nasa health. Dyan sa health. Ayan, kung makikita mo dito is help center. Magsasubmit ka ng ticket. Yun yung nakita ko eh. Submit na ticket tayo. And then, ilalagay mo dito yung sa submit na ticket, ilalagay mo dito yung iyong email address, GCash registered full name, kung anong naka-registered sa full name sa GCash mo, and then yung GCash account, and then mobile number, and then concern category. Yan, so tingnan natin no guys. So, dito, pipiliin mo yung I have concern regarding my G-score. Ayan, guys. And then, dito, guys, sasabihin mo na gusto kong makautang sa GCash. O, yan. Try lang natin, no? And, yan. Siguro kahit hindi ka na maglagay ng attachment. So, dito, submit mo lang yung ticket. So, yan guys. Submit na ba siya? Ayan. So, siguro nakasubmit na siya. Ayan. So, again guys, thank you for reaching out to us. Please check your email to view your ticket. So, dito guys, okay lang natin yan. Ayan, nakapag-process na tayo ng ating ticket sa GCash. So, tignan natin kung makakautang ba tayo nung wala tayong GCash. Mababa yung G-score natin, no? So, yan. Nagpa-processing pa rin siya ngayon, guys. And then, check na tayo sa email natin. So, dito, guys. Sa iyong Gmail, meron na ditong nakalabas na GCash Help Center na kung saan is I have concern regarding my G-score. Ayan na nga. Meron silang ticket dito na, ayan na nga, na nakapagsubmit tayo ng ticket sa kanila. So, wait na lang tayo ng kanilang sagot, no? So, update ko kayo next video kung nakautang ba ako dito kay GCash nang hindi ginagamitan ng G-score or kahit mababa yung G-score ko or wala akong G-score, no? Pero syempre guys, dito sa GCash, alam ko talaga na kailangan mong gumamit ng G-score or kasi yun yung magiging basehan para ikaw ay pautangin dito kay GCash. I don't know sa mga nakatry na pag-submit ng ticket, katulad nung ginawa ko, kung nakapag-loan kayo, try nyo mag-comment dyan sa baba kung naging successful ba yung pag-submit nyo ng ticket, kung nakautang ba kayo using submit a ticket nga sa GCash nang walang G-score or may mababang G-score. Ayan guys, yan lang yung ating video for today na kung saan nga daw is nakakautang nga daw dito kay GCash nang may mababang G-score or kahit walang G-score or G-credit. So yan guys, kung kayo may mga tanungan pa about sa mga loan application na na-feature ko dyan sa aking channel, kindly comment down below. At sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly click the subscribe button at click mo na rin notification bell para updated ka sa mga utangan sharing natin. So babay na muna.